mga sikat na volleyball players na may pinakamagandang house mansion tour. Tara na't ating libutin ang napakaganda at napakabonggang bahay ng mga sikat na volleyball player dito sa Pilipinas. At atin ding alamin kung paano nila naabot ang kanilang minimithing pangarap na magkaroon ng isang mansyon. Mga sikat na volleyball player at ang kanilang pa-house mansion tour ay atin nang libutin ngayon. Welcome to Bea De Leon's house, kung saan makikita mo ang labas ng kanilang bahay. Ang gym instructor nga ito ang unang mag-welcome sa atin sa labas ng bahay ni Bea De Leon. At ito nga ang itsura ng bahay ni Bea De Leon sa labas, kung saan makikita nyo ang kanilang two-story house at ang kanilang swimming pool area. At ito naman ang itsura ng bahay ni Bea De Leon tuwing gabi. At dalawang magkatapat na bahay pa ata ang naipundar na ng De Leon's family. At tignan naman natin ang kanilang dining area, kung saan makikita nyo ang kanilang mga mamahaling kagamitan sa pagkain. At sila'y naghahanda sa isang special na okasyon. At ngayon, hayaan natin si Bea De Leon ang magtutur sa atin sa loob ng kanilang bahay. At ang una nga niyang ipapatur sa atin ay ang sala ng kanilang bahay, simple man kung ito'y tignan. Ngunit hindi natin alam na umabot na pala sa milyones ang kanilang nagastos dito, pati na ang mga floor at design sa wall. Kung titignan natin ng maigi ang kanilang mga kagamitan sa bahay, ay talaga namang sobrang mamahalin ang mga ito. Ngayon, libutin naman natin ang kwarto ni Bea De Leon. Makikita natin dito ang puting kama kung saan siya natutulog. At agaw pansin rin ang kanyang mga staff toy dito, dahil ayon sa kanya, mahilig talaga siya sa mga ito. At meron ding mini ref si Bea De Leon sa kanyang kwarto, kung saan nakalagay ang lahat ng kanyang mga pagkain. At hindi na niya kailangang bumaba pa sa kanilang sala upang kumuha ng pagkain. At dito naman sa kanilang sala, pinakita ni Bea De Leon ang kanilang napaka-luxurious na ilaw sa loob ng kanilang bahay. Pinasilip rin tayo ni Bea sa kanilang kitchen area. Meron din silang special place kung saan silang lahat ng pamilya ay manonood ng TV. Applicable din dito ang kanilang mga bisita. Silipin naman natin ang kanilang comfort room. May chandelier silang ilaw sa loob ng comfort room. Pinakita rin ni Bea De Leon ang mga design sa wall sa loob ng comfort room. Pati na rin ang kanilang mga kagamitan dito. At dito na magtatapos ang pa-house mansion tour ni Bea De Leon. At ngayon, atin namang libutin ang napakagandang house mansion tour ni Jaja Santiago. At narito naman ang disenyo ng bahay ni Jaja Santiago. Ganitong tanawin agad ang makikita mo sa tuwing papasok ka sa kanyang bahay. At kung gusto mong umakyat sa kanilang second floor, ay kapansin-pansin talaga ang kumikinang na gold stairway. Agaw pansin rin ang napakaganda at napakaluxurious na ilaw sa kanilang bahay. Kasunod pa nito'y pinakita rin ni Jaja Santiago sa atin ang kanilang napakaganda at simpleng sala. Pinatour din tayo ni Jaja Santiago sa kanilang closet area, kung saan ang lahat ng kanyang gamit pang kasuotan ay naka-imbak dito. Narito nga ang itsura ng kanyang closet area. Makikita mo na ang lahat ng kanyang kagamitan ay fully organized, pati na ang kanyang mga bags na galing Louis Vuitton. At dito na matatapos ang kanyang pa-closet area tour. Ngayon ay atin namang libutin ang kanyang iba't ibang klaseng kwarto. Ayon nga kay Jaja Santiago, suwak na suwak ito para sa kanilang buong pamilya. Dahil sa tuwing may family gathering sila, ay lagi silang nagsisiksikan sa kanilang bahay. Ngayon ay laking pasasalamat ni Jaja Santiago, dahil kaya na niyang patirahin ang kanyang mga pamilya at kamag-anak dito. At aside nga sa magagarang mga kwarto ni Jaja Santiago, ay kapansin-pansin rin ang kanyang mala-aesthetic na kwarto.
Ang ganitong klaseng kwarto nga ay laging trending sa social media. Dahil nga sa napakagandang disenyo nito at napaka-aesthetic tignan. Ang last part naman na itutour sa atin ni Jaja ay walang iba kundi ang kanilang comfort room. Ito nga ang mga larawang kuha bago pa tirahan ni Jaja ang kaniyang bagong bahay. Highlight din sa kanilang napakagandang comfort room ang kanilang shower area. Pati na rin ang mga mamahaling gamit at disenyo sa loob ng comfort room. At ang kanyang toilet bowl naman ay may automatic remote control na. Sana all! At huli nating silipin ang kanilang swimming pool area. Ito ay matatagpuan sa harap ng kanilang bakuran. At hanggang dito na lang ang pa-house tour ni Jaja Santiago. Lumipat naman tayo sa pa-house tour ni Maring Gemma Galanza. Hindi man gaano pinakita ni Gemma Galanza ang kanyang naturang bahay. Ngunit sa ating pananaliksik, ito ang itsura ng kanyang naturang bahay. Kumpara sa naunang mga house tour, ang bahay ni Gemma Galanza ay dumaan sa isang mahabang proseso upang matawag na niya itong isang dream house. Pinasilip nga tayo ni Gemma Galanza sa kanyang magiging kwarto. At dahil nga ay bago pa lang ang kanyang bahay dito, ay humingi si Gemma Galanza ng tulong sa mga professional worker upang tulungan siyang linisin ang buong bahay. Pinakita rin sa atin ni Gemma Galanza ang kanilang kitchen area habang ang mga professional worker ay abala sa paglilinis dito. Makikita mo talaga kung gaano kabusilak ang puso ni Gemma Galanza dahil hindi niya nakakalimutan ang mga taong tumulong sa kanya. Labis din ang kanyang saya nang itour niya ang kanyang bahay kasama ang kanyang jowang si Ella de Jesus. Pinakita rin sa atin ni Gemma ang kanyang backyard area kung saan naninirahan ang kanyang mga alagang aso at makikita sa video nito na pinapakain niya ang mga alagang aso. Tunay ngang animal lovers pala ang nag-iisang Gemma Galanza. At panghuli, atin namang tignan ang bahay ng nag-iisang Alyssa Valdez. Winelcome nga ni Alyssa Valdez ang lahat ng kanyang teammates sa Creamline sa kanyang bagong sariling bahay. Pinatour nga ni Alyssa Valdez ang lahat ng kanyang tagahanga sa kanyang naturang bahay. Pinabless nga ni Alyssa Valdez ang kanyang bahay upang mas maging safe ang kanyang paninirahan dito. Kasama ni Alyssa Valdez ang Creamline family upang samahan siyang i-welcome ang kanyang sariling bahay. Present din sa dumalo ay ang kanyang kaibigang si Mimiya. At habang binibless ni Alyssa Valdez ang kanyang bahay, ay parang pinatour na rin tayo ni Alyssa Valdez sa loob ng kanyang bahay. Makikita nyo ang kanyang dining area na may sariling luxurious na ilaw. At nasilip rin natin ang itsura ng kanyang kitchen area dito. Nagpahagis rin si Alyssa Valdez ng mga coins na pera sa bawat lugar ng kanyang bahay upang mas maging maswerte pa ang kanyang pamumuhay dito. Si Michelle ang tagahawak ng mga coins na ito at ang Creamline family naman ang tagapunit ng hinahagis ni Alyssa Valdez. Talaga namang good vibes lang ang hatid ng Creamline family dito. At ang huli nating silipin ay ang kanilang living area kung saan nagkwekwentuhan ang buong Creamline family. Tunay nga nating masasabi na hard work pays off. Ang mga sikat na volleyball players na ito ay nagpursiging magtrabaho sa larangan ng volleyball upang maabot nila ang kanilang minimithing pangarap na magkaroon ng isang mansyon at bahay. Totoo nga ang kanilang sinasabi na kapag masipag ka, aasenso ka talaga sa buhay. Kayo, kaninong mansyon at bahay kayo na pamangha at napawaw sa king ganda nito? Please comment down below.